Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kaniyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kaniyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kaniyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya't ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan ito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalamang tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila. Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isasangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa mga susunod na araw, ang mga unang pagbasa natin ay galing sa aklat ni Propeta Daniel. Ito ay huli sa apat na mga major prophets. Hindi tulad ng ibang mga aklat ng mga propeta na naglalaman ng mga salita ng mga propeta. Ang aklat na ito ay naglalaman ng maraming mga kwento at mga pangitain. Ang sitwasyon ng bayan ng Israel sa aklat na ito ay ang panahon ng mga Israelita na pinatapon sa Babylonia. Mga bihag ang mga tao, pero pinapakita kung paano ang mga tao ay nanatiling tapat sa kanilang relihiyon kahit na sila ay nasa ilalim ng mga taga-Babylonia at paano sila patuloy na pinangahalagahan nila ang Diyos. Noong natalo ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem, marami sa mga tao ay pinatapon sa Babylonia doon sa lupain ng Shinar. Nag-utos ang hari sa kanyang katiwala na pumili siya ng mga kabataan, ng mga bihag, kasama na ng mga Hudyo, na magaling, matalino at maasahan. At sila ay bibigyan ng training sa mga kaalaman ng mga taga-Babylonia. Sila ay aalagaan habang sila ay nasa training. Pagkatapos ng 3 taon ng kanilang education, pipili ang hari sa kanila ng mga karapat-dapat na maglingkod sa Babylonian Empire. Ito ay paraan ng hari na magkaroon ng mga bago at magagaling na kawani sa kanyang empire. Ang mga napili na mag-training sa mga Hudyo ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah. Ang mga kabataang ito ay nanatiling tapat sa kanilang relihiyon. May mga bawal na pagkain na hindi makakain ng mga Hudyo, kaya lumapit sila kay Aspenas, ang katiwala ng hari, na huwag silang pakainin sa mga pagkain na galing sa hapag ng hari kasi may mga pagkain dito na hindi kosher para sa kanila. Ibig sabihin, bawal para sa kanila. Nag-alangan ang katiwala kasi kapag sila ay napansin ng hari na mas payat at mahihina kaysa iba at malaman ang kanyang ginawa, baka patayin siya. Kaya sinabi ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na subukan sila ng 10 araw na pakanin lang ng mga gulay na hindi bawal sa kanila at tingnan kung ano ang epekto sa kanila. Pagkaraan ng 10 araw, mas malusog sila, mas malakas at mas maganda ang katawan kaysa ibang kabataan na kumakain ng mga pagkain ng hari. Kaya pinagpatuloy ng katiwala ang ganitong arrangement. Pagkaraan ng 3 taon ng kanilang training, ang lahat ng mga kabataan ay dumaan sa ganitong programa ay sinuri ng hari. Wala siyang nakitang kasing galing ni Daniel, ni Hananiah, ni Mishael at ni Azariah. Sila ang pinakamarunong sa lahat. 10 beses sila kagaling kaysa sa mga iba. Kaya sila ang pinili ng hari na maglingkod sa kanya. Sa harap ng mga pang-uusig, ano ang maaaring gawin? Una, maaaring sumang-ayon at sumunod sa kalakaran ng mang-uusig. Ibig sabihin, iwanan na nila ang kanilang relihiyon, ang kanilang kultura. Pangalawa, maaaring maghimasik at labanan sila. Ito ay ginawa ng mga Makabeo. At pangatlo, maaaring makipag-cooperate sa mga nang-uusig pero patuloy na manindigan para sa kanilang pananampalataya at kaugalian. Itong pangatlong paraan ang tinahak ni Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah.
Pinag-aralan nila ang mga pamamaraan, ang lingwahe at ang kultura ng mga Babylonians. Naglingkod sila sa hari, pero hindi sila nag-compromise sa kanilang pananampalataya. Hindi sila kumakain ng bawal na pagkain, kahit na ito ay masasarap at pagkain mismo ng hari. Ayaw nilang magkasala sa Diyos. Sa pagpili ng ganitong paraan na mag-cooperate pero hindi mag-compromise, kailangan ng maayos na desisyon. Hanggang saan ba sila maaring mag-cooperate na hindi sila nagko-compromise sa kanilang pananampalataya? Kailangan ng malalim na karunungan dito at matapang na panindigan, at pinakita ito ng apat na kabataang ito. Ito po ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.